Lahat ng mga bata halos nakatanggap ng regalo. Bati ka naman ate. Sabi lang ng nanay ko, dito ako mapait. Tsaka pinabalo niya po palamit. Ako, ninya, hindi totoo yan, ha? Sinasaktan ka man ng nanay mo, mahalin mo pa rin siya, ha? Pag pinagalitan ka, huwag kang magtampo sa kanya. Pag nagalit sa'yo, yakapin mo lang siya, ha? Di ba? Dapat ka nang pagpasko at masaya, ha? Isa sa most popular figures tuwing Christmas season, si Santa Claus. Siya ay simbolo ng kasaganahan, ng kabutihang loob, at ng lubos na kasiyahan, lalo na para sa mga bata. Para sa marami, sumisimbolo rin siya sa isang ama na nais paligayahin ang kanyang mga anak, lalo pat kung sila ay naging mabait at masunurin sa nagdaang buong taon. Ngayong gabi, isang tunay na ama at Santa Claus ang bida sa ating totoong kwento. Isang padre de pamilya na walang ninais kundi ang kaligayahan ng kanyang asawa at mga anak. Tunghayan ang isa sa special Christmas episodes na buong puso naming inihahandog sa inyo. Ito'y pinamagatang Batik, ang Santa Claus ng Tarlac, de Alberto Sebastian Story. Kuya Berto, hindi ba ba tayo kakain? Pasensya na kayo, ah. Eh, wala pa tayong pagkain, eh. Hintay-hintay na lang natin si Mamang. Baka sakaling pagdating niya, may daladala siyang pagkain para sa atin. Sige, maglaro na ulit kayo dyan. Kuya! Kuya Jesus! Kuya! Kuya! Nasaan si Mamang? Eh, wala pa nga po Kuya Jesus eh. Wala. Uy, yung mga gamit ni Mamang! Huwag mo kinakalig mga gamit ni Mamang! Huwag ka nangingialam dito, ha? Uy! Yung pera ni Mamang yan, eh! Kuya! Kuya, pambili lang natin yung pagkain yan! Di ko mo nagugutom na sila, oh! Nagugutom? Eh, ako hindi pa rin kumakain, eh! Kung gusto mo kumain, maghanap kayo ng paraan! At saka kayo, ha? Hintayin niyo si Mamang kung gusto niyong kumain! At saka, Berto, ha? Huwag ka nangingialam! Huwag na huwag ka magsusumbong kay Mamang dahil oras na magsumbong ka! Bugbog sa nadok na kinaintindihan mo! Masasaktan ka talaga sa akin pag di mo ako binitawan! Bitawan mo ako! May lakad pa ako! Bitawan mo ako! Sa'yo nung bata ka pa, correct? Opo. Kwento mo nga nung kabataan mo. Makulong ang tatay ko. Napabintangan siya ng pumatay. Trabaho ng mama ko? Namamalaan siya at lalaba. Okay. May nagsusumbong na may ginawa akong kasalanan. Halimbawa ano? Halimbawa na nagnakaw ako. Oo, ay totoo ba? Hindi naman ako nagnakaw. Pagka uwi ko sa bahay, nakaanda na yung martilyo sa ramesa. Martilyo? Sabi, punta ka dito, lagay mo ang kamay mo sa ramesa, pupukpukin ng martilyo. Eh, bakit naman? Bakit hindi na ako magnanakaw? At talagang ano siya, kumbinsido siya na ikay nagnanakaw? Alam niya, ako. Ay, sino ba? Kuya ko. Oh, magtubig muna kayo, ha? Hintayin na lang natin si Mamang. Malamang may dalang pagkain. Mamang, mana po? Pakainin mo na, kapatid mo, ha? Opo. Berto! Po. Saan ang pera? Saan mo dinala ang pera?
saan mo dinala ang pera dito? Mamang... Magsalita ka! Magsasalita ka! Saan mo dinala ang pera? Ano? Mamang... Magsabi ka ng totoo! Mamang, di po ko yung kumuha. Si Kuya Jesus po. Sino? Kuya Jesus mo? Opo. Si Kuya Jesus mo, maayos na nagtatrabaho sa bayan. Kaya palang ang sinungaling ka! Nagsasabi po ko ng totoo, mamang. Nagsasabi ka ng totoo? Ng totoo? Parang ayaw dyan. Sinungaling ka mo! Kaya ka, sandali. Mamang, mamang, wag po, mamang. Mamang, wag po. Masakit po yan, mamang. Lapit ka. Mamang, wag po. Parang awa yun na po, mamang. Sabi ko, lumapit ka. Mamang, parang awa yun na po. Lumapit ka, mas masasaktan ka. Mamang. Lapit ka. Mamang, parang awa yun na po. Wag po, mamang. Lagay mo tayo dyan. Mamang. Ilagay mo. Mamang, parang... Saan mo dinala ang pera? Mamang, si Kuya Jesus nga po talaga yung kumuha. Aray! Aray! Mamang! Mamang, aray! Aray! Ayaw mo talaga magsalita? Kahit kailan sinungaling ka? Kahit kailan sinungaling ka? Kaparehas ka ng tatay mo, ha? Kahit kailan? Halika niyo! Ay! Berto! 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 Hoy! Anong tinitingin-tingin mo? Makikisali ka! Baka pang-buisit ka tuwing nalulubalabas ako. Sa hindi niya mawaring kadahilanan, matatulang si Berto, kinamumuhian na siya ng kanyang ina. Madalas siyang saktan at ikulong nito. Kulang na lang ay patayin si Berto ng sarili niyang ina. Kaya sa edad na 13, labagman sa kanyang kalooban na iwanan ng mga nakababatang kapatid, nilisan ni Berto ang kanilang tahanan kahit hindi nito alam kung saan siya patutungo. Hindi na rin niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa mapadpad siya sa Quiapo kung saan siya natutong kumayod para buhayin ang sarili. Salamat po. Hoy, bata! Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam na private property ito? Tsaka may carview! Sige, sumama ka na lang sa amin. Dinala sa isang juvenile center si Berto. Sa 3 taong pananatili ni Berto rito, na ipagpatuloy naman niya ang kanyang pag-aaral. Hanggang sa siya ay magpaalam at pinayagan namang lumisan mula rito. Hanggang anong grade ka nakatapos? Nakatapos po ako ng grade 4. Grade 4? Sa Wertelville. Hanggang may nag-ampun naman sa akin doon, dinala niya ako sa bundok, natira ako ng mag-isang taon. Doon nang magbabantay ko ng pamlat, yung lupa. Tapos ang kinakain ko naman doon, inukay ko yung kamote. Kamote? Kahoy na nakatanim, okay. Kinukuha ko lang yung bunga, buhay pa rin yung puno. Oo. Hanggang sa, umas din ako, kaya nagutom na ako, wala na akong kain eh. Oo. Mamamatay na yung mga tanim. Umuwi ako ngayon ng Manila. Sa mama mo? Mama bumalik ko. Ka? Munta bumalik ako. Ka sa kanila? Ang liyo ng kanisa, oh. Kumain kayong marami, ah. Birthday ni mamang, eh. Happy birthday po, mamang. Happy birthday po. Happy birthday po, mamang. Happy birthday po. Sige, paano kayo? Kain na, kain na. O, December 16 po ngayon, oh. Birthday niyo po. O, ngayon? Ano?
Ito po, kumain po kayo. Pinagluto ko po kayo ng paborito niyong longganisa. Busog ako. Busog ako! Mamang, pumuno kayo magtrabaho. Ito po, celebrate po natin yung birthday ninyo. Bitiban mo nga ako at magkamakulit, sinabi ng busog ako. At saka ikaw, bantayan mo mga kapatid mo dahil hapon ako makabalik, ha? Dalawin ko si Jesus sa kulungan. Bakit po nakulong si Kuya Jesus? Napagkamalang siyang kasama sa nang hold up. Kaya tuloy doble kayod ako para makaipon ako ng pampiyansa niya. Mabait na tao, kuya mo. Hindi siya katulad mo na magnanakaw. Alis dyan! Alis! Mamang! Mamang! Mamang, okay ka lang! Mamang! Mamang, okay, kuha niyo nga siya ng tubig! Mamang, okay, tulungan niyo kami dito! Mamang ko! Mamang ko! Mamang, sabi po ng doktor na gagaling daw po yung pneumonia niyo basta po uminom po kayo ng gamot tsaka kumakain na mabuti. Sabi ng doktor, parang sabi ko ayoko, busog ako. Ilabas mo na yan, hugasan mo. Sige na! Sige po. Mga anak, pupunta tayong Laguna. Sige po, Mama. Kasama po ba natin si Kuya Berto? Hindi sasama ang Kuya Berto mo siyang magbabantay ng bahay. Kaya na ng Kuya Berto niyo ang sarili niya. Sa papabigat lang yan sa mga kamag-anakan ko noon, ha? Dahil nakakulong si Jesus at ang iba niyang mga nakatatandang kapatid, ay may sari-sarili ng pamilya. Solong kumayod si Berto at halos hindi na nakapagpahinga. Papakabait kayo, ha? Tsaka, nawag niyong bibigyan ng sakit sa ulo si Mamang. Alagaan niyo siya, ha? Bakit, Kuya? Iiwan mo na ba kami? Hindi, ha? Magtatrabaho lang ang Kuya. Tsaka, alam mo, tama naman si Mamang, eh. Kaya ko na ang sarili ko. Pero kayo, maliliit pa kayo, eh. Kaya, andyan lang si Mamang para alagaan kayo. Alam mo, hindi kayo papabayaan nun. Dahil kayo, mahal na mahal kayo ni Mamang. Tsaka, magmarami na akong pera, bibilin ko lahat ng gusto niyong laruan. Diba? Gusto mo ng laruan? Ikaw din, diba? Tsaka, papasyal pa tayo tuwing Pasko. Tandaan niyo, ha? Mahal na mahal ko kayo. At ilang ulit mang balikan at siyuin ni Berto ang ina. Pakiramdam niya'y wala talaga siyang puwang sa puso ni Pasita. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nilisan ni Berto ang kanilang tahanan. Nanirahan muli siya sa mga kalsada habang nagtitinda ng dyaryo at sigarilyo. Kung saan-saan napadpad si Berto. Hanggang sa... Bob, umaspiso, may pera ka? Wala nga po, bossing eh. Ay, may andrito. Okay lang po ba? Sigarilyo na lang. Okay. Tata? Gusto bang sumakay? Opo! Bob, invite. Dagdagan ko lang po sa bossing. Sigarilyo na lang po. Salamat! Thank you.
ko eh. Pwede ba akong mamasukat dito? Malakas ka ba? Oo naman, boss. Malakas at ko. Kaya mo ba magbuhat ng ganyang bakal na yan? Yan lang ba, boss? Ako, sisiyo sa akin yan, boss. Kayang-kaya ko yan. Okay, sige. Ganito, kausapin mo yung manager namin. Nandun yung pusina niya, oh. Ah, talaga, boss? Oo. Oh. Siguro, ako salamat po, boss. Hindi po kayo magsisisi. Masipag po ako at saka konti lang po ako kumain, boss. Okay, sige. Nandun yung pisina niya, doon banda, oh. Sige, boss. Maraming salamat po. Sige. At doon na nga nagsimula ang panibagong buhay ni Berto sa loob ng karnabal. Iba't ibang gawain dito ang kanyang tinrabaho. Dahil sa walang tigil na pagkayod, unti-unti na rin nawaglit sa kanyang isipan ang masasamang karanasan niya sa kanyang sariling ina. Sawad mo. Sir, bakit? Di ba kumuha ka na nakarang? Sige na, sige na, Alex. Marami pa nakapila, oh. Oh, bilis. Dito, pirma, pirma. Oh, boss, hindi naman akong bumali, boss, eh. Sige na, alam mo naman, eh. Dito na. Oh, sawad mo. Ito lang, hindi naman ako bumali. Sige na. Di ba kumuha ka na isang araw? Oh, ito. Sige na, sige na, sige na. Oh, to. Pirma, pirma dito, pirma. Yung pinang-inom mo nakaraan, ha, binawas ko na dyan. To. Okay na, sige. Ito, ito yung sa'yo. Pirma ka na dito. Manager, ba't dalawang daan lang to? Kailangan ko ng pera, kailangan ko balikan ng mga kapatid ko. Oy, Berto, wag ka naman bilang! Lahat tayo dito nahihirapan! Kung ayaw mo ng trabaho nito, maghanap ka ng iba. Sige na, umalis ka na. Alis na, alis! Gusto mo ba ng trabaho na mas malaki ang sweldo? Nasaan ba pamilya mo? Nasa Mandaluyong po, pero di ko po alam kung nandun pa po sila. Namimiss ko na nga po ngayong mga kapatid ko eh. Mabuti pa siguro sa bahay ka na magpalipas ng gabi. Bukas, puntahan natin ang pamilya mo ha. Kausapin natin, sasamahan kita. Talaga po. Salamat po, Aling... Tess. Salamat, Aling Tess. Ako nga po pala si Berto. Thank you po. Berto. Pamilya ko, Aling Tess.
Ito ang isa sa mga karnabal ko. Kaya siguro, habang wala ka pang matitirahan, eh, pwede mo muna itong gawing tahanan mo. Kung gusto mo. Nga pala, Aling Tess, bakit niyo po ako tinutulungan? Eh, hindi niyo naman ako kaano-ano. Sabi kasi nila, ang pagbibigay at ang pagtulong sa kapwa, yun daw ang nakakapagpaligaya sa isang tao. Parang nagagamot nito ang kahit na anong sugat na nasa puso mo. Tsaka, ayoko nakakakita ng bata na malungkot. Kaya nga ako nagtayo nitong mga karnabal eh. Kasi gusto ko, lahat ng batang nakikita ko, masaya. Ganun po ba? Para po pala kayong Santa Claus, Aling Tess? Parang ganun na nga. Kaya, habang hindi mo pa nahahanap ang pamilya mo, ako na muna nanay mo. Talaga po? Aling Tess? Ah, hindi Aling Tess. Nanay Tess. Ah, okay. Nanay Tess. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Tess. Dahil kay Tess, nakatagpo ng bagong pamilya si Berto. At sa mga karnabal, patuloy na nagtrabaho at nagtiyaga si Berto. Okay, sige, pakiayos lang pila. Ilan to, ne? Sa. Okay. Ay, ne, sandali. Kulang tong bayad mo. Pang single ride lang, eh. Single lang po ako, eh. Hindi, pang isang grupo ka, eh. Hello, ate. Magandang gabi. Sige po, enjoy your ride. Hi, Nay. Yan, sige po. Ah, magpapacheck up po kayo? Ay, hindi po. Ayun, so, rides pala to. Sige po. Enjoy your ride. Hello, Nay. Si Nanay Tess, pinasukan ko kasi yung amo ko sa Magpit. Ayaw ko paalisin. Oo. Ayaw niya ako. Kasi naano sila, dahil sa galing kong mag-announcer. Ah, announcer ka ba sa karnabal? Opo. Tulad ng, anong ina-announce mo? Running light po. Ha? Running light. Ano yung running light? Yung mini grocery po. Oh, anong gagawin? Pag may tumataya, habang tumataya siya. Taya kayo dito, taya ka dito, 20-20, ganun. Paano ang ano doon? Ang... Okay, mga kaibigan, taya lang po tayo. Kung ano po yung gustong numero, yan na, babalain po natin. Okay, bola. Okay, binola. Alam na, alas na, babae yung salita ko noon. Eh, ba't ganun? Ba't parang ano ka? Parang, alam mo Silais. Na? Oo. Kaya nga po, nung nag-announcer ako, dalawang mukha ko. Oo, ano? Babae o lalaki. Oo. Bakla. Oo. Pero hindi po ako bakla. Ah, nagbakla-baklaan ka doon pagka nag-a-announce ka, bakla-baklaan. Ngayon. Pero hindi ka bakla. Hindi po. Tuloy-tuloy lang ating napapinglo mula sa dito. Manalo ng sobra-sobra sa kundeng pusta. Malaki ang tama. Kaya naman ate, nanay, kuya, tumaya na kayo. Mamili na kayo ng card na gusto nyo upang manalo dito sa ating pambingo. Ate, nanay, may cards ka na ba? Sigurado ka, may cards ka na? Tatama ka. Nay. Sikat na sikat ka na talaga. Alam mo ba, doon sa karnibal ko, doon sa kabilang bayan, gusto ka nilang makita. Talaga po? At meron silang bagong bansag sa'yo. Hindi ka na Berto, batik ka na. Kaya pati ako, yun na rin ang tawag ko sa'yo, batik. Talaga, Nay. Kahit Berto o batik, kahit anong bansag nila sa'kin, okay lang yun, Nay. Pero, Nay, salamat po. Utang ko lahat po sa'yo. Hindi siguro dahil sa kabaitan mo, hindi siguro ako makapagpasaya ng tao. Maraming maraming salamat, Nay. Berto, batik. Batik.
nanay mo ako, tungkulin ko ang pangalagaan ka. At dito, walang mananakit sa'yo. Basta, Nay. Habang buhay pa akong magpapasalamat sa'yo. Maraming maraming salamat. Ay, ang ganda talaga. Nang bola pa to. Bagay, matagal ko nang alam niya. Nay, alam ko maganda ka. Pero may maganda rin ayun. Si Gloria, yung bago nating empleyado. Yep. Gloria! Nay! Sandali. Ah. Ano po yan, Nay? Hindi pa kita napapakilala kay Berto eh. Hindi na po. Kilala ko na siya. Batik, di ba? Ah, Batik pala. Batik. Si Gloria. Gloria, si Batik. Gloria. Mabilis na nagkapalagayan ng loob sina Batik at Gloria. Nagsimula rin silang bumuo ng kanilang mga pangarap. Dahil sa pagmamahal ni Batik kay Gloria, hindi na niya ninais na lisanin pa ang buhay karnabal. Ngunit... Ay, ano kaya? Ano ba kayong dalawa? Kanina pa kayo dyan, ha? Sikuhan ng sikuhan. Ano bang meron? May sasabihin po sa inyo si Batik. Naites, gusto na sana namin magsama ni Gloria at bubuo ng sariling pamilya. Anong problema? Naghahanap rin sana kami ng malilipatang bahay. Kaso po, baka kailanganin na rin namin umalis dito sa karnabal. Kayo naman. Naintindihan ko yun. Paano nga naman kayo magpapalaki ng mga bata dito sa karnabal? Ano, lagi na lang lipat ng lipat. Paano pag-aaral nila? Ibig sabihin nito, kasala na. Saka na siguro yun, Naites. At saka, maliit pa lang yung ipon ng pera ni Gloria. Andun na ako, pero mas maganda na yung kasal muna. Bago magsama, para naman may basbas. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa gastusin ninyo sa kasal. Wow, talaga po. Naites, maraming salamat po. Ay, huwag na ho. Naites, huwag na ho. Sobra-sobra na nga po yung tulong ninyo sa amin ni Gloria. Batik, huwag matigas ang ulo. Basta, akong bahala sa gastusin ng kasalan ninyo. Maraming salamat. Sa araw nito, kayong dalawa ay pinagtitibay ng korting ito na mag-asawa na. Mahalin mo ng aligan yung asawa. Nagpakasal nga sina Batik at Gloria.
lumipat sila at nanirahan na sa probinsya ng Tarlac. Para masuportahan si Gloria at ang noisanggol nilang anak na si Kotek, pinasok ni Batik ang trabaho sa construction, pagbabantay ng bahay at paglilinis ng bakura ng iba. Masaya na ngang maituturing ang buhay ni Batik, pero sa kabila nito, madalas pa rin sumagi sa kanyang alaala ang bangungot ng kanyang nakaraan. Kinip ka na naman ba? Ha? Paginip pa mo na naman si Mamang? Birthday na pala ng Mamang ngayon. Kaya siguro na panaginipan mo siya. Batik, ano kaya kung hanapin mo si Mamang at ang mga kapatid mo? Alam ko, masama pa rin ang loob mo sa kanila, pero hindi magandang dalhin mo yan habang buhay. Diyan ho, nakatira sa bahay na may kulang parol. Diyan ho nakatira si Anong Basita. Ah. Sige ho. Salamat ho ah. Salamat po, ate. Batik, bakan mo ako at baka. Andiyan mo, Mama? Oo nga, sana andiyan siya. Andiyan kaya siya? Yan nga sabi ng Ali, baka nandiyan. Mamang? Shhh. Mamang? 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 Shhh. Si Berto po ito, Mamang. Nga pala, Mamang, asawa ko si Gloria. Ito nga pala si Kotek, apo nyo. Babae ho yan, Mamang. Ba't kayo nandito? Kung mamamas ko kayo, wala akong pera. Hindi ho, Mamang. Gusto lang po namin kayong dalawin. Mamang, kumusta na po kayo? Palagi ko po kayong naiisip, Mamang. Tigilan mo ako, Berto. Naiisip. Nung namatay Kuya Jesus mo, ni anino mo, hindi ko nakita sa libing. Naiisip. Patay na po si Kuya Jesus, Mamang. Paano pong nangyari? Berto, hindi ka pa rin nagbago. Talagang wala kang pakialam sa Kuya Jesus mo. Hindi ho. Wala po akong alam, Mamang. Nung nilayasan mo kami ulit, pinatunayan mo na wala ka rin pakialam sa pamilya mo. Hindi yan totoo, Mamang! Alam mo ang dahilan kung bakit ako umalis noon. Ako bang sinisisi mo? Dahil minsan hindi ko naramdaman na binigyan mo ako ng pangdiyan sa buhay mo. Ako ang masama ngayon ang sabihin. Pinapairal mong selos at inggit dyan sa puso mo. Ganon! Bakit ikaw, Mamang? Anong pinapairal mo dyan sa puso mo? Poot, di ko alam kung anong galit meron dyan sa puso mo. Bakit panati mo na lang sinasaktan? Iminsan hindi ko naramdaman na minahalin niyo ako. Iminsan hindi ko naramdaman na naging nanay kayo sa akin. Anak ninyo ako, kayo ang Mamang ko. Alam ko anong galit meron dyan sa puso mo.
Bakit pa dati mo na lang yung sinasaktan? Minsan hindi ko naramdaman na minahal ninyo ako. Minsan hindi ko naramdaman na naging nanay kayo sa akin. Anak ninyo ako, kayo ang mamang ko. Mama. Sabi kasi nila, ang pagbibigay at ang pagtulong sa kapwa, yun daw ang nakakapagpaligaya sa isang tao. Parang nagagamot nito ang kahit na anong sugat na nasa puso mo. Tsaka, ayoko nakakita ng bata na malungkot. Kaya nga ako nagtayo nitong mga karnabal eh. Kasi gusto ko, lahat ng batang nakikita po, masaya. Ganun po ba? Para po pala kayong Santa Claus, saling test. Sa kabila ng nangyari, hindi pa rin nanaig kay Berto ang puot at galit sa ina. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon pa sina Berto at Gloria ng dalawa pang mga anak. Nang mga panahong ito, sinimulan din ni Batik ang mumunting pagpapasaya sa mga bata sa kanilang lugar bilang isang Santa Claus. Lahat ng mababait na bata makakatanggap ng regalo! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Ito sa'yo! Ito sa'yo! Merry Christmas! Merry Christmas! Maraming salamat po! Merry Christmas! Thank you po! Oh, Ninya! Lahat ng mga bata halos nakatanggap ng regalo. Ba't hindi ka lumalapit? Ha? Ba't hindi ka lumalapit? Sabta ng nanay ko, hindi daw ko mabait. Tsaka, pinabalo niya po ako palagi. Ako, Ninya, hindi totoo yan, ha? Ang totoo niyan, mabait at mabuti kang bata, okay? Ngayon, sinasaktan ka man ng nanay mo, mahalin mo pa rin siya, ha? Pag pinagalitan ka, huwag kang magtampo sa kanya. Mahalin mo pa rin siya. Pag nagalit sa'yo, yakapin mo lang siya, ha? Okay? Huwag ka nang umiyak. Yakapin mo siya ganyan, oh. Yan, pag nagalit si mama, ha? Okay? Huwag ka nang malungkot, ha? Smile, smile, smile. Baskong pasko, dapat masaya, ha? Okay? Dahil dyan, may regalo ako sa'yo, malaki. Yan ang regalo mo dahil buti kang bata, ha? Merry Christmas! Thank you po! Huwag ka lang malungkot, ha? Okay, ngiti na, ngiti na. Oh, di ba? Dapat ka nun pag Pasko, masaya, ha? Paano nangyari yang ikaw ay Santa Claus? Bago po ako nag-Santa Claus, nagpapakain po ako ng bata sa mga eskwela. Feeding. Nagpapabiding ako ng mga bata sa eskwela. Pag nakaipon ako ng kalakal ko, nakabenta ako ng mga kalakal, yung misis ko nakagalit sa akin. Ikaw naghihirap, iba mo, mga nakikinabag. Marunong ka pa sa akin na nung gusto ko, pakainin ko yung mga bata. Tapos nung nag-iba naman ng ano ko, nag-Santa Claus ako. Santa Claus ako noon, wala akong damit na ganito. Suot lang akong damit na pula, t-shirt, short. Tapos yung wig ko, yung sa teddy bear na kulay green. Hindi kasi mo talagang ulo ng bata to. Ha? Ilang beses ko na sinabi sa'yo, di ba? Ha? Hindi ka marunong makinig. Ha? Josie, sandali. Josie, huwag mo saktan ang anak mo. Huwag pakialam mo ba? Masasaktan yung anak mo, Josie. Huwag mo saktan niya. Huwag kang pakialam. Masyado kang pakialam yung murek ka. Tay? Tay? Ano nangyari sa... Tay! Diyos ko, walang tuwa kayo. Tay naman kasi! Insura niyo! Di, sinasaktan yung anak niya eh. Ay, hindi naman kailangan kasi mangialam eh. Kaya nga po! Nay, si Tatay po kanina. Kaya mo yan kakausapin. Ito na. Batik, ano naman ba yung ginawa mo?
Bakit ba? Pati yung mga dapat hindi pa kailaman, pinakikialaman mo pa. Tsaka tigilan mo na nga yung pag... kakalakal mo na yan. Kaya ka tuloy napapagkamal ang baliw. Oo nga naman, tay. Hindi nyo naman po kailangan mga lakal ng basura para kumita, eh. Ikaw, Kotek, ha? Hindi kita pinapakialaman sa pagbo-boyfriend mo. Kaya huwag nyo rin akong pigilan sa anong gusto ko. Alam nyo naman kung saan napupunta yung mga kinikita ko, di ba? Para sa mga bata. Pero, tay, huwag naman pagbabasura. Ang baho kaya nun. Tsaka, baka mamaya, makakuha ka pa ng sakit dun, di ba? Tay, atin naman eh. Hayaan niyo po. Nay, kapag ako po nakapag-abroad, ako na po bahala sa lahat ng kailangan natin dito sa bahay. Tapos magiging masaya na tayong lahat. Kutek, hindi mo naman kailangan mga ibang bansa para maging masaya. Ang importante buo tayong pamilya magkakasama. Dahil ni minsan, hindi ko nararasa mabuo ang pamilya ko. Alam niyo naman yun, di ba? Shhh! Kutek! Magandang gabi po. Oh, gabi po. Dito pala yung boyfriend mo, Kotek. Tay. Kotek. Tay, may sasabihin po kami ni Frank. Ano? Tay, gusto na po namin magsama. Sama agad? Ayaw niyo ba muna magpakasal muna? Opo, tay. Yun po talaga yung plano namin. Kaya lang po, baka po sa Amerika na po kami magpapakasal. Tay, inaayos na po namin yung mga papeles para po makasunod po ako agad kay Frank pagbalik niyo po doon. Kutek, ilang beses ko bang uulitin sa'yo yung pag-aabroad-abroad na yan? Tay, mag-uusap na tayo dyan, di ba? Tay, di ba? Alam niyo naman po matagal ko nang gusto yun eh. Bakit? Naghihirap na ba tayo? Nagkulang ba ako dito sa pantuso sa bahay? Bakit? Pwede ba? Pakinggan mo may sasabihin mo anak mo. Tay, hindi po ganun yun. Nay! Nay, pangarap ko po to, di ba? Pangarap po namin ni Frank to. Tay, sana naman po maintindihan niyo. Tay, ayoko po umalis. Magkagalit po tayo. Sige na. Oh, yun naman pala eh. Di huwag kang umalis. Ngayon, kung ipagpipilitan mo yung gusto mo, kalimutan mo na may tatay ka dito sa Pilipinas. Yung ako ba, Gloria? Di ko maintindihan yung pa-abroon-abroon na yan. Kaya kadadawat ako at ang pamilya natin eh. Tay. Tay. Umalis si Kotek ng bansa na may sama ng loob sa kanya ang kanyang ama. Sa kabila nito, patuloy pa rin namang tumulong si Kotek sa kanyang mga magulang at madalas itong magpadala ng pera mula Amerika. Ay. Gloria, aray! Ah! Ay! Kapatik! Robert! Tulungan mo nga ako! Ano ba nangyari sa'yo? Tulungan mo ako! Tara na sa ospital tatay mo! Batik! Dahil sa madalas na pangangalakal ng basura ni Batik, ay napabayaan ito ang sariling kalusugan. Natanggal na ho ang bara sa daluyan ng hihilin niyo, tatay. Mabuti nga at nagawa yun dahil kung hindi, maaaring mauwi yun sa cancer. Pansamantala po kami yung kinabitan ng catheter para maging maayos ang daloy ng inyong pag-ihi. Oh, maraming salamat ho, Dok. Kala ko na paano na ho ito asawa ko eh. Alam niyo kasi araw-araw ito nangangalakal eh. Kaya siguro ito niya nakuha yung bakterya na yan, yung infection na yan. Naku, mabuti pa ho, tatay. Itigil niyo na ho ang pangangalakal. Sige po, magpahinga muna kayo ng mabuti. Ano po? Sige, Mrs., maiwan ko na ho kayo. Salamat ho ulit, Dok. Naranig mo na yung sinabi ng doktor, ha?
So, ang problema natin ngayon, wala naman tayong pera. Baka naman pwedeng bawasan natin yung hinuhulugan mong alkansya. Pantustos man lang doon sa gamot mo para naman gumaling ka na agad. Ayan na naman tayo, Gloria. Di ba sabi ko sa inyo, hindi pwedeng gagawin nyo. Pinaglalaanan ako doon. Kasi ako na ba ang maghanap ng pera? Ako naman. Ako na. Naites! Gloria. Ako nang bahala. Ko, Batik, buti na balitaan ko. Huwag na kayong mamroblema, ha? Salamat. Salamat, Naites. Naites. Oh, maraming salamat. Kasi nandiyan kayo pagka nakailangan ko. Salamat po. Ganyan talaga mga nanay. Laging nandiyan pagkailangan mo. Pero ikaw, magpahinga ka na, ha? Hindi ka na bumabata. Alagaan mo naman sarili mo. Opo, Naites. Kasi na ulod. Sige na, sige. Salamat po talaga, Naites. Nak, oh, tapos i-ano mo na muna to, ha? Sige po. Itapo mo na muna. Reflash mo. Paki-abot mo nga yung alcohol doon, Batik. Hoy! Hoy! Wala na, miss. Ano yan, ha? Ikaw talaga? Puro kakalukuhan. Iniisip mo, hindi ka na nga makaihi na maayos. Ikaw, ha? Tikas-tikas talaga ng ulo mo. Kapag sa susunod may nangyari pa sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Talaga? Kaya mo kong tisin? Huwag mo ko subukan. Pero alam mo, kung di lang talaga kita mahal, tagal na kita nilayasan. Yun nga lang, alam mo, nakakahanga ka rin naman talaga eh. Sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, diba, ayan. Kahit may mga pangit na nangyayari sa buhay natin, sa buhay mo, na nagagawa mo pa rin magpasaya, nagagawa mo pa rin maging masaya, magpasaya, magbigay ng saya sa ibang tao. Kaya dahil doon, hanga ako sa'yo. Gloria, di ko madalas mapaparamdam sa'yo na mahal kita, pero sana malaman mo kung gaano kita kamahal. Maraming salamat kahit sa sobrang tigas ng ulo ko. Hindi ka pa rin sumusuko. Salamat. Bola ka pa. Hindi na ba sumasakit? Ha? Habang siya ay nagpapagaling, pinilit ni Batik na manatili lang sa bahay. Pero sadyang nga sigurong matigas ang kanyang ulo dahil hindi niya pa rin magawang iwanan ang mga bagay na kanya nang nakagawian.
Kamusta na po, Mang Batik? Ito, medyo okay naman yung pakiramdam. Sige, una na ako. Sige po. Robert, nasan ba tatay mo? Diba sabi na nga huwag lumabas? Hindi ko nga po alam eh. Saan ba yun? Nako, sabi ko na nga ba eh. Ipabawal ka na nga lumabas. Tay, nangalakal ka na naman. Kunti lang naman at saka dyan lang. Hindi nga ako na dumihan, no? Alam mo, tama nga yung nanay mo. Tikas talaga ng ulo mo. Robert! Robert! Ano gagawin mo? Robert! 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 Hindi mo alam ang anak ka dyan! Huwag mo alam! Huwag mo yan! Robert! Robert! Sorry po. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Baka sumapano ka sa pangangalaal mo. Kasi matigas ulo. Sorry po. Alam mo anak, tama ka naman eh. Tama kayo. Matigas talaga ang ulo ng tatay niyo. Yan ang parati sa akin sinasabi ni Mamang. Kaya nyo, ipinapangako nyo. Hindi na ako mangangalakal. Alagaan ko ang sarili ko. Oo, siguro mga kahit tatlong beses na lang sa isang linggo. Tay naman eh. Batik talaga. Tay, sorry na. Hindi, nagbibiro lang naman. Sorry din, anak. Ay. Ikaw naman, Mia. Sinabi lang na buhay ka parang matagal. Ano ka ba? Ha? Mahal ka na? Sige na, iwanan mo na yan. Kami na yan. Sige na. Kumirot na naman bigla yung ano mo. Oh, yung ano mo. Bukod sa itinigil na niyang pangangalakal, makikinig na rin si Batik sa kanyang pamilya. Samantala, unti-unti na rin niyang napatawad ang anak na si Kotek. Kahit nasa malayong lugar ito, kasama ang asawa at anak niya. Mahigit 3 dekada nang nagsa-Santa Claus dito ang 60 anyos na si Albert. Pagod man sa maghapong pagtatrabaho, hindi siya lumiliban ng isang gabi tuwing Disyembre para mag-Santa Claus. Palata na raw niya ito tuwing Pasko para makapagbigay ng kasiyahan sa kanyang mga kababayan at sa kabataan. Hi, Tay! Kamusta na po kayo dyan? Teka, Tay, may gustong bumati sa inyo. Teka lang. Baby, come here! Aba, sino? Hi! Pugi-pugi lang ako ha. Oo, kita mo, kamukha mo si Lolo. Shhh! Uy! Ano matakot sa'yo yung bata? Hello! Cute-cute naman yung baby na yan. Tay, mayroon nga po pala akong regalo sa inyo. Pero for now, secret muna ha. Aba! Hintayin ko yan ha. Siguraduhin mo maganda yan ha. Siyempre! Kalay ko, do. Thank you.
Hello? Talaga po? Sige po, sasabihin ko. Tay, may gusto daw may interview sa'yo, taga-media. Talaga? Dahil sa pagiging Santa Claus mo, tay, sisikat ka na, tay! Congrats, tay! Oo, Kotek, sabi ko sa'yo, hindi naman kailangan mga ibang bansa para sumikat. Tira mo, tatay mo. Sikat na, sikat na. Nak, naku, may gusto mo mag-interview sa tatay mo. Di ba, kalain mo yun? Siyempre, kailangan ko mag-ayos niyan. Kailangan nakapagkatak. Naku, swerte talaga yung baby, swerte. Kiko, Tika, saan ka ba interview nito ba sa bahay? Kailangan mo mag-ayos ako doon. Basta daw po, tagami. Alam mo, sa lahat ng batang inalagaan ko, dito ako kay Batik pinaka-proud. Kasi hindi siya sumusuko sa kahit na anong hamon na pinupukol sa kanya. Basta para sa kanya, masaya siya, napapasaya niya ang pamilya niya, at ibang tao wala siyang pakialam kung anong itawag sa kanya. Alam niyo na rin po kung bakit naites ang tawag niya sa inyo. Dahil may isang ina na dumating sa buhay niya, katulad mo, parang kumapay sa kanya. Mahal na mahal mo kayo. At syempre, dahil sa inyo, napakalaki talaga na ipinagbago ng buhay niya. Gloria, Nanay Tess, halika kayo. Nay, tawag kayo. Welcome po. Kamusta Hello, kumusta po? Kumusta po? Hello po. Kumusta? Siya si Nanay Tess, ang nanay-nanayan ko. Hindi niya po siguro alam na isa siya sa mga dahilan kung bakit ako naging Santa Claus at kung bakit ako tumutulong sa ibang tao magpapasaya ng mga bata. At syempre, hanggang ngayon, nagmamahalan pa rin kami ng asawa ko at ng mga anak ko. Kaya, Nanay Tess, maraming maraming salamat po. Salamat po, ah. Interview niyo yung asawa ko. Pinaulahan niyo po yung interview opo, namin. Madami po namin kayo. Gusto ko yan. Mag-ayos ka, ha? Para yung karnabal niya, maano, mapag-invita natin. Siyempre, nanay-nanayan ko ata. Ano regalo mo? Ayan. Hi! Gloria, itong regalo ko. Merry Christmas! Ito naman para sa'yo. Oh, buksan mo na. Dali na. Oh, wow! Bagong alkan dyan! Eh, alam ko naman, mahigit okay ka tayo dyan eh. Tay! Oh, may isa pa kami surpresa sa'yo. Okay na itong alkan. Sobra-sobra na nga ito eh. Tay, pumayag ka na lang kasi. Oh, sige na nga. Ano sila ba yan? Oh, okay ba? Bagong bago. Mas malaki yan ha. Merry Christmas! Ayan na ang surpresa mo! Kutik! Kutik! Oh, okay. Halika dito! Halika dito, Kiko! Kit-kit mo talaga? Ha? Mabuti naman ako. Ma! Naku! Tay! Tay! Oo, halika na, halika na. Kain na kayo, kain na kayo. Ay, halika na. Ay, halika na. Ay, halika na. Ay, huwag mo takutin yung bata. Halika na. Hey! Come here, come here. Hey, Kato, ay! Are you alright? Ano ba yun? Mag-uwa-tumari. What do you want? You want chicken? I'm sure you want chicken. Yeah. Gloria, gusto niya yung spaghetti. Hindi, wag na muna yan. Nang mga kapatid mo at nang ina mo, kamusta sila? Nagkita ba kayo ulit? Eh, mula po 1981, hindi ko na po sila nakita. Ah, mula 1981. Eh, ngayon ba napatawad mo na? Ako, napapatawad ko kasi po, pagdating po ng December 16, naalala ko po siya. Ah, birthday niya. O, hindi malapit na ngayon mag-birthday ang nanay mo. Malapit na po. O, baka gusto mong ano? Siguro, wala na po siya. Ay, bakit? Ilang taon na ba siya noon? Matanda na po nanay ko nung umalis ako. Nang, happy birthday. Oh. Mag-Merry Christmas ka rin. Oh. Huwag kang patawad. Di ba? Sabi mo sa kanya, minamahal mo siya. Ah, kung nakikita mo ako ngayon, ang anak mong pinagkaitan, mahal kita.
Happy birthday, advance. Kumabing ang taong na December 16, umiiyak ako. Eh, mga kapatid mo, mahal mo pa rin. Lima. Lima pa ang kapatid. Ang bunso yung Lando. Yung pinaka-bunso, yun ang pinaka mabait sa amin. Eh, gusto mo bang makapiling pa muli ang mga kapatid mo? Kung sana makikita ko pa sila. Ano naman ang wish mo para sa mga anak mo at sa iyong asawa? Ba't lang ano ko lang sa pamilya ko, maging malakas kami, maging masaya. Huwag sana kami mawala sa mundo. Masaya na ako, makapiling ko lang sila na. Ano ba yung tunay na kahulugan ng Pasko para sa'yo? Ang lagi naman, yung Pasko para sa mga ano yun eh, number one. Para makapagpatawad ka ng tao, kung may kasalanan sa'yo, patawarin mo. Ayun. Lalo na sa bagong taon. Ngayon, yung mga pagbibigay naman sa mga pamasko sa mga bata, yun ang kaligayahan ng belwang ko. Kaligayahan sa mga pagbigay ng regalo. Nangangalala ko ng basura, pera ko, sweldo ko, binibigay ko, humingi pa ako sa anak ko, pandagdag ng panigay sa mga lalo. Kasi maligaya ka ng ganito. Maligayang maligaya ko na nakakabigay ko dahil walang bigay sa akin ng bata ko. Oo. Ngayon, gusto mo ikaw naman nagbibigay. Ako ang nagbibigay. Maganda yan. At ang magpakailanman, ang hiling namin naman para sa'yo, Berto, kaligayahan nga ha, ngayong Pasko at hindi lang ngayong Pasko, kung hindi, magpakailanman. Okay? Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, Merry Christmas! Kagaya ni Batik, ang Santa Claus ng Tarlac, sana ang bawat isa sa atin. Sa kabila ng anumang mga pagsubok na ating pinagdadaanan, maging bukas ang kalooban para maging maligaya at makapagpaligaya ng iba ngayong Pasko. Lahat tayo, maaari ring maging Santa Claus sa ating katrabaho, kaibigan at mga mahal sa buhay. Lalong higit pa ang pagiging Santa Claus natin, kung pati yung mga hindi natin kilala at mga batang kapos sa buhay ay mabahagian natin ng ating mga biyaya. Hindi lamang tuwing Pasko, kundi ngayon, bukas at magpakailanman. Hello po mga kapuso, this is Ken Chan. I'm your journey host for this season and please subscribe to GMA Network's official channel.